Marami yan best, mga afam na hindi kontento sa isa, marami yan. Lalo na yung may edad na, nako, yung iba kasi dyan nag-enjoy-enjoy na yan. Hello mga best, welcome back again sa aking channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood dyan at nag-share ng inyong ideas and comments. Shoutout sa inyong lahat mga best. And sana nasa healthy, happy and safe life kayong lahat. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, amen. Shoutout sa inyong lahat mga best. Sa mga bago, welcome sa inyo. Sisali nga pala. And sana huwag kayong magatubiling i-share ng ating mga videos para mas marami pa tayong mabigyan mga ideas mga best. Wala akong videos ng fast nakaraang araw best kasi nga may pasok ako, wala talagang time. So today's video magbasa ako sa isa sa nag-private message sa atin through WhatsApp. Nag-message siya sa akin doon and basahin ko siya best kasi nga alam kong marami ang makaka-relate sa inyo dyan. At tandaan nyo, minsan, yung mga nabasa ko parang kahawig doon sa storya ng life ninyo ngayon sa mga afam ninyo. So, hindi natin alam, baka ang afam ninyo ay isa lang. So, basahin natin siya. Huwag ko nang banggitin ang name mo, best. Basahin ko to para marinig din ng iba na mahalay mo ang kausap kung ito ay yung afam niya ay kausap mo rin. So, mga kumbaga, ang afam niya ay afam mo rin. So, mga ganong factor. Shoutout sa iyo, best. So, dear Ate Sally, now ko lang po napanood ang mga vlog mo. Please help me po. Ano po ba ang ma-advise mo sa akin? Kasi 1 year and 4 months na kami ng boyfriend ko. At uwi na nga daw siya ngayong March. Hala, March na pala, best! Nandiyan na ba siya? Papakasal na kami. Tapos nalaman ko kahapon na madami pa pala siyang kachat. Mabait siya sobra. Maayos ang communication namin. Tinatawagan niya ako araw-araw. Lagi kaming masayang nag-uusap. Tapos plano na nga naming magpakasal, tapos nalaman ko na may kachat pa siya. At 1 year na daw sila. Girlfriend daw siya. So ano to ba? Basahin ko ulit. At nalaman ko may kachat pa siya. At 1 year na daw sila. Girlfriend daw siya. Oh, si Afam. May iba pa si Afam. So, tapos bago pa yon, may nag-chat din sa akin. Dati na babae, girlfriend din daw siya. Pero nag-break na daw sila noon. Tapos bukod sa akin, at sa 1 year niyang girlfriend, may mga kachat pa siya. Ako, pinapadalhan niya ako weekly. Yung girlfriend niya na 1 year na sila, weekly din pala ang padalan niya. Kung ano ang sinabi niya na plano sa akin, ganun din sa kanila. Nagtaka lang ako, bakit ganun siya? Kasi napakabuti niyang tao. Tumutulong siya, tapos nag-adapt pa siya ng 5 children. Widowed na siya at 71 years old na siya. Kaya ito ako ngayon, nag-iiyak. 2 days na kami hindi nag-usap. Inaaway ko ng inaaway. Naguguluhan po ako ngayon, mahal ko siya. Ayokong mag-break kami. Kasi magaan loob ko sa kanya, mabait siya. Ang hirap naman, mahal ko na siya, sabi niya mahal niya ako. Pakakasalan niya ako, pero ganun din sinabi niya sa isa, at sa isa pa. Pero mabait siya, nagtaka lang ako, madami pa siyang kinakausap. Tapos lahat kami pinapadalhan niya. Tapos nakikita ko din ang mga anak niya. Yung girlfriend niya, isa ganun din. Alam kaming pinag-awayan, maayos ang relationship namin. Ito lang, nung Sunday, kami nag-away. Inaway ko siya nung nalaman ko. Paano kung mag-sorry siya? Nag-sorry nga siya. Ate, please forgive me. Sabi niya, please forgive me. I apologize. Patatawarin ko ba siya? Di ko kasi alam paano sumali sa mga, ayan, sinabihan ka
Kasi kita, Bes, nabulol ako sa afam mo. Ang dami, hindi. Marami yan, Bes. Mga afam na hindi kontento sa isa, marami yan. Lalo na yung may edad na, nako. Yung iba kasi dyan, nag-enjoy-enjoy na yan. So, nakasingit ako dyan. Kasi sinabihan kita, sumalik ka sa dating site. Pero babasahin ko pa yung ibang message mo dito. Ang sabi mo dito, medyo naging okay na kayo ng boyfriend mong American. American siya. I know, magsi 72 years old na siya. American siya at 72 years old na. Naghahanap pa din ba? Ang tanong mo pala dito sa iba mong message sa baba, Bes. Naghahanap pa din ba ng madaming babae yung ganong edad? Ang sagot, yes. Pero hindi lahat yan, Bes. Kaya kami nagkagalit nun kasi nalaman ko madami siyang kachat pa na mga babae. 4 ata kaming kachat niya. 4 ata kami na kachat niya. Pero ako, pinapadala niya ako weekly. Yung isa din, ganun din daw. Advice mo naman ako, simula ng inaway ko siya, medyo nagbago na siya. Dati araw-araw tumatawag sa akin, twice or thrice pa, tapos nagre-reply siya sa mga chat ko. Ngayon, nangyari, simulang nag-away kami, after 4 days, tinawagan niya ako, okay na kami. Pero medyo nagbago. Dati, lagi siyang tumatawag. Ngayon, tumatawag siya once na lang sa isang araw. Minsan, di pa tatawag. Tapos madalas ako tumatawag, tapos madalas ako tumatawag sa kanya. Pero may times, siya pa din tumatawag. Tapos yung chat ko, inabot isang araw bago basahin. Tapos di siya nagre-reply. Sina lang, bihira na mag-reply. Dati pag tumatawag siya, mag-chat pa. Tapos pag-reply ko, reply din kaagad siya. Sa bawat chat ko, babasahin ka agad. Pero ngayon, simula nang nag-away kami, medyo nagbago na. Di na siya madalas mag-leave nag-message sa akin. Nagka-away kami noong February 27, tapos March 5 ng madaling araw, tinawagan niya ako. Kaya may edad hanap ko, para di na maghanap ng ibang ka-chat. Pero bakit tinawagan niya pa din ako pagkatapos naming mag-away? Okay na ulit kami noon, yun lang. Medyo nagbago yung communication namin. Pero sweet pa din siya, makipag-usap. Uwi na daw siya ngayong March at magkita na daw kami. Ano po bang dapat kong gawin? Kailan ba dapat may mangyari sa amin? Sabi kasi niya, papakasal na kami. Totoo kaya yun? Yung mga may edad ba, tumitingin pa din sa ibang mga babae? Of course, best. Normal yan, tao lang yan. May ganun talaga agad. Pero hindi lahat. Yung iba kasi seryoso talaga at ikaw lang. Pero yung iba tumitingin pa din kasi parang nag-enjoy lang sa life. Sabi mo nga dito, basahin ko na yun sa baba. Nag-pray naman ako. Ang tagal kong nag-intay. Ilang taon akong nag-intay. Di ako nag-boyfriend 15 years. Kasi na-trauma ako sa past love life ko ngayon. Sa past love life ko. Ngayon lang ulit ako nag-boyfriend dito sa America na to. Mahal na mahal ko na siya. Kaya ko lang siya inaway dahil madami kaming kachat niya. Nagsuri naman siya sa akin pero sobra daw siyang nasaktan sa sinabi ko. Na pamilya ko, di mo pinahiram. Pero ibang tao tinutulungan mo. Doon siya nasaktan ng husto sa sinabi ko na iyon. Doon siya nagalit ng husto sa akin. Napipressure na kasi ako sa family ko na utang ng utang. Yun sabihin ko. Ayaw nga ng boyfriend ko na magpa-utang. Kaya nasabi ko sa kanya na ganon. Ibang tao tinutulungan niya, tas pamilya ko hindi. Sabi niya, lahat ng tinutulong niya sa akin, di ko daw na-appreciate. Pera naman niya yun, yung tinulong niya. Bakit ako nagagalit? Yun ang sabi niya. Simula noon, nagbago na talaga siya sa akin. Hindi na siya madalas tumatawag at mag-chat kahit pa nagkaayos na kami. Sobrang gentleman naman niya, mabait siya. At lagi siyang nagpipray para sa amin. Simula lang talaga, nung inaway ko siya, bigla na siyang nagbago. Tapos yun nga, may mga kachat siya, puro Pinay din. Kaya ayokong maghiwalay kami. 15 years din akong hindi nag-boyfriend. Ngayon na lang ulit. Siya na ang gusto kong makasama for the rest of my life.
Pero nagsusuri naman ako sa kanya ng husto. Okay naman daw na. Yun nga lang, nagbago na siya. Maraming salamat sa iyo, Bes. Nag-enjoy ako dun sa message mo. Una sa lahat, yung pagdating sa pag-ibig, kasi lalo na yung may edad na. Hindi lahat ng porket may edad na, yung iba dyan. Gusto ko ng matanda, may edad na, kasi hindi na yung maghahanap ng iba. Yun lang akala mo, Bes. Kasi hindi lahat ng may edad, eh, mature na talaga mag-isip. At yung iba dyan, yung ibang may edad na, gusto nila parang nag-enjoy na lang sila. Gusto nila mag-enjoy sa habang buhay sila. Kung baga, yung mga natitirang buhay na meron sila, gusto nila enjoy la. Enjoy nila yan. So, dahil may pera sila, kaya nga sabi ko sa mga ibang videos ko, kung wag mong isipin na porket nagpadala palagi sa iyo yan, tumatawag palagi sa iyo yan, ay ikaw lang. Hanggat hindi ka kasal sa lalaking yan, hindi mo kasiguruan yan. At nagpadala si Afam, send to all. Yung message niya, send to all. Yung pera niya, send to all yan. Kasi mapera si Afam. At namimili siya kung sino dun ang the best. Mag-iingat kayo dyan, best. Mga kausap niyo, tandaan niyo. Yung binasa natin, yung Afam niya ay 70 plus na. At nagpapadala palagi ng pera. At feeling ng kapatid natin ito, ay mukhang apat daw ata silang kinakausap ni Afam. So, tandaan niyo, ilang taon na ba yung mga Afam niyo dyan? Siguruduhin nyo, kahit gaano kayo ka-close nyan, kahit laging may pera yan. Yung sa unang video ko na binanggit ko noon, yung kakilala ko, nag-live-in na nga sila sa Makati, sa sikat na hotel dyan. Umuwi na si Afam, nasa 70s na rin si Afam, at si girl nasa 20s. Pagdating, yung ang Afam na yon, yung way back 11 years ago, yung 10,000 per week, ang laki nun, best. Pero kayang-kaya ni Afam ipadala yon sa girl. At hanggat pina-open account si girl para diretso na doon yung pera. Every week yun, 10,000. Laki nun. Tapos, umuwi na sa Pinas. Ang lolo. Tapos, nagsama na sila doon sa Makati Hotel. Tapos, yung pala, si girl umuwi doon sa bahay ng pamilya niya para kumuha ng ibang damit. Kasi doon nga sila titira. At sinama ni girl yung kapatid niya. Pagdating nila doon, si lolo ay may kasamang ibang babae sa kwarto. Nahuli talaga. Yung babae din ay nasa early 20s din. Tingnan mo nga naman, at si Lolo 70s na, ang hilig talaga ni Lolo at mga batang-bata pa. Kumbaga, sa dito ang tawag dyan, profiteer. Kumbaga, nag-take advantage siya sa pera niya. Dahil hindi niya, ay, alam niya kasi na yung iba ay kayang bayaran. Yung iba, yung, kumbaga, porkit maraming pera to, pagkakataon na to. So, pero hindi naman lahat ng, marami din akong kaibigan na ang bata pa nila, yung family nasa 70s, masaya silang nagsama hanggang ngayon at may mga anak na sila. So, hindi lahat ng may edad ay ganun din. Yung iba ay seryoso talaga, ikaw lang at walang iba. Pero, pag-aralan nyo talaga ng husto yan. Kasi katulad nito, nalaman niya, mukhang apat daw ata silang kausap ni Afam. Kung nagpapadala si Afam ng pera sa kanya, ganun din ang ginawa dun sa isa. Kung ano mga planong sinabi ni Afam sa kanya, ganun din ang plano sinabi niya dun sa isa. So sabi ko na nga, yung message ni Afam, send to all. Yung ginawa ni Afam, parang budget na budget yung oras ni Afam. Kung 3 times sa isang araw, 3 beses sa'yo, si Afam tatawag sa'yo ng umaga, okay, pagkatapos, okay, talk to you later. Kasi nag-antay na yung isa. Yeah. So, busy si Afam. Talo pa ang call center ni Afam. Grabe, fully booked, mga ganong factor talaga. Yung sulit na sulit yung pera ni Afam. Namimili talaga si Afam. Baka yung sabi niya, makipag-meet siya sa'yo. Eh, baka makipag-meet din niya dun sa iba. Limbawa, titirayan siya din ng ilang buwan. Eh, 1 week sa'yo, best. 1 week din sa isa. 1 week din sa isa. Budgetin din niya yan. Matalino si Afam. Magaling sa mat. Dapat lagpasan yung talino ni Afam, best. So, yung mga ganyan, dito, best, parang ayaw mo mag-move on sa kanya. Si Afam kasi, nasaktan siya dun sa sinabi mo na yung iba, tinutulungan mo. Pamilya ko, hindi. Nasaktan si Afam kasi sabi ni Afam, pera ko din naman ang binigay ko sa iyo, hindi mo na-appreciate yon. Parang nagbago si Afam. Parang naisip ni Afam, uy, pera lang habol nito, hindi ako. So, si Afam, nagbago na si Afam. Tandaan nyo ang mga foreigner, mga Afam. Pag magtiwala sa inyo yan, kumbaga, itong sitwasyon yung best, parang kinikilala ka pa ni Afam yan. So, kahit matagal na kayo dyan, kinikilala ka pa rin niya. Hanggat wala pa siyang pinapakasalan sa inyo, namimili pa yan. So, si Afam, napansin niya yung sinabi mo. Napakasakit para sa kanya yon, kasi napansin niya parang pera lang ang habol mo. Yun lang ang sabi niya. Parang kung anong binigay niya, hindi mo na-budget yon ng husto. At kinokontrol mo pa siya. Bakit mo tinulungan yung iba, pamilya ko hindi? Parang ganon. Kumbaga,
parang ang sagot ni Afam, sino ka? Buhay ko to at pera ko to, ako ang masunod. Parang ganun ang isip ni Afam. So, dahil sa nasabi mo, naisip na yun ni Afam na pera lang ang habol mo. So, nagbago na nga siya. So, kahit sabihin natin pinatawad ka na Afam, hindi na yun maalis sa isip niya, lalo na may edad na yan. Madibdibin na yan, kumbaga matampuhin na yan. So, ganun best, hindi ka na niya ganun kamahal. Masakit man marinig yun, pero ganun ang totoo best. Pag ipilit mo pa rin ang sarili mo, napatawad ka na ni Afam, okay na yon. Pero nakapag-move on na siya sa'yo. Wala na siyang feeling na katulad ng dati. Kumbaga, parang kung apat kayo noon, na nakafocus siya sa apat, ngayon nakafocus na lang siya sa tatlo. Yung sa'yo, extra-extra na lang kung may gana siya. Kumbaga, option ka na lang. So, pag ganun ang trato ng Afam ninyo, ibig sabihin, merong Afam na mas okay para sa inyo. Kaya minsan nilalayo ni Afam yan, nilalayo ang mga Afam na yan sa inyo, dahil merong mas nararapat sa inyo. Yan yung sign best. Bakit hindi mo dapat ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka gusto? Dahil kawawa ka best. Pag ang tao pinilit mo, balang araw mag-aaway talaga kayo niyan at sisihin ka niyan. Sisihin at sisihin ka. Bakit pinilit mo ang sarili mo sa kanya, hindi ka na niya gusto? Meron siyang mas gusto, higit pa sa'yo. So habang buhay ka magdusa dyan, lalait-laitin ka niya. Gagawa siya ng mga bagay na magdusa ka. Gusto mo ba yung ganun? So habang ngayon pa lang, iwan mo na ipilit ang sarili mo, bes. Maghanap ka ng iba. Magpasalamat ka na lang doon sa mga magandang nabigay niya sa'yo. Kumbaga, hindi mo na kasi kayang baguhin yung isip ng isang tao pag ayaw na niya. Kung limbawa, ipilit mo pa rin yung sarili mo, kahit ayaw na niya, kawawa ka, bes. So ang advice ko sa iyo is maghanap ka na lang ng iba, bes. Sabihin mo sa kanya na, thank you for everything. If you think I don't deserve you anymore, then I wish you good luck and thank you for everything that you have done to me. So, pag ganun ang marinig ni Afa, masaya yan, best. Baka magbago pang isip yan. Dapat naging kalmado ka at wag mo nang ipakitang habol na habol ka pa rin sa kanya kasi lalong nanggigigil yan, nainis yan. Pag napansin kasi ng mga Afa na medyo wala na silang gana, tapos pilit ka pa rin ang pilit, lalong nagagalit yan. Pag ipakita mong wala ka na okay lang, tanggap mo at hindi mo na siya pansinin, kung maisip ni Afam na mas okay to, babalikan ka niya. Pero kung nandyan ka, namimilit ka pa rin, eh, naiirita lalo yan, nainis lagi yan, nainis lalo yan. So ganyan, eh, ang dami pala niyang kausap, hindi siya kontento sa'yo. It's obvious naman na hindi siya kontento sa'yo. Yung mga Afam na gusto niyo makasama habang buhay, piliin niyo yung kontento sa inyo at hindi na mag-entertain ng iba. Kasi kung hindi niya kayang kontrolin ang sarili niyang ganyan, yung hindi kontento sa'yo, ay kung mag-asawa kayo, ganun pa rin ang kahit niyan, bes. Kawawa ka. Pasan mo ang daigdig pa ganyan. Mahirap na. So mag-move on ka na lang, bes. So sa inyong lahat na nanonood dyan, ilang taon na ba ang Afam niyo, bes? So pag-aralan niyo mabuti, huwag kayong magtiwala ng husto. At higit sa lahat, huwag niyong utusan yung Afam. Parang inutos nyo, bakit ganun ka sa iba at hindi ka sa akin? Parang ganun, ang sagot nila ay, sino ka? Parang sabihin sa akin yan. Parang ganun kasi sa kanila, insulto sa kanila yon. So, hayaan nyo lang sila kung anong gusto nilang gawin. Kumbaga, let them do what they want. Na hindi naman umapak sa karapatan ninyo. Kumbaga, kasi sa Afam, kasi kung gusto nilang magbigay, eh, magpasalamat kayo kahit maliit na bagay yan. Gusto ng mga Afam yung marunong mag-appreciate, magpasalamat sa kahit maliit na bagay, at marunong maghawak ng pera. At ang pinakaayaw sa Afam kasi, yung mapansin nila na pera ang habol mo kaysa sa kanya. Yan ang pinakaayaw ng mga Afam. At once na nagtiwala yung Afam at nasira yung tiwala nila, hindi na yan magbago, bes. Kumbaga, hindi na basta-basta babalik yung tiwala nila. Maghanap na yan ng iba. So, huwag nyo nang ipilit. Pag nangyari sa inyo yan, huwag nyo ipilit. So, kayo dyan, kung ang mga Afam ninyo ay kahit sobrang close kayo, isipin nyo, hanggat hindi pagkasal niyan, yung Afam na yan na pinag-aralan pa rin kayo niyan, anytime, pwede kayong iwanan niyan. Kaya, just go with the flow and magpasalamat kayo kung anong meron kayo and kung mawala man ang Afam na yan, ibig sabihin hindi yan ang para sa inyo. So, good luck sa inyong lahat and pag-aralan nyo ng gusto, huwag kayong masyadong ma-inlove sa mga Afam na hindi nyo pa asawa. Dahil pag nawala yan, kayo din ang magdusa. So, good luck sa inyong lahat mga best. Take care and stay safe. God bless.